Maswerteng araw mga Frenny. Ang ating aralin ngayon ay patungkol naman sa mga ritual na pwede niyong gawin mula ngayon hanggang sa pagpasok ng bagong taon. At pwede niyong ulit-ulitin gawin anytime in any day of the year. Ang mga gabay na sasabihin ko ay pwede niyong gawin araw-araw until makuha ang kahilingan. Siyempre dapat good intention lamang. Ritual for luck and success. Pwede kayong maligo gamit ang isang kutsaritang ground allspice, 5 drops of chamomile oil or 5 drops of lemon oil, plus Epsom salt 4 tablespoons. Ihalo mo lamang ito sa balde bago ka maligo. Effective for good intention. Pwede ka din gumawa ng pampaswerte bowl mo gamit ang mga sangkap na nabanggit. Palitan lamang ang Epsom salt ng rock salt. Sa isang mangkok, small size pwede na. Punuin mo ng asin din, patakan mo ng lemon oil or chamomile oil, 5 drops. Then lagyan ng allspice, pinakaibabaw dapat yan. Kahit isang kutsaritang allspice lang pwede na. Pwede ang ground allspice or yung buo na allspice. Ang tinuturo ko sa inyo ay ang pamamaraan ng witchcraft and Wiccan. May mga magical properties ang mga nabanggit kong gabay. Kung anong sangkap ang sinabi ko, yun lamang ang gagamitin at huwag dagdagan. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ipapaalala ko lang na huwag mag-skip ng anumang clip sa videong ito. Ito ay upang maiwasan ang mga katanungan na ang sagot ay nasa video lamang. Ugaliin ang makinig ng mabuti. Ritual for house protection. Ang ritual na ituturo ko sa inyo ay mabisa para pangontra sa mga masasamang elemento, paglarong elemento at warding against evil. Lalo na sa mga mahihina ang loob dyan na madalas mapaglaruan o mabati o mausog. Pangontra din ito sa mga taong may masasamang kahilingan laban sa'yo, lalo na ang mga sakit. Kumuha ka ng pine oil at tea tree oil, isama mo na rin ang Epsom salt kung ito ay ipapanligo mo. Yun lamang. Ngunit, pwede din naman ilagay ito sa protection bowl nyo. Kung protection bowl ang nais, maganda ng medium size na mangkok, half level ng rock salt, 4 na kutsarang chili flakes, patakan ng pine oil, 5 drops at tea tree oil, 5 drops din. Maglagay ng 3 maliliit na pako sa ibabaw o kadangkal na sanga ng halaman na matinik. Ilagay sa ibabaw. Pwede din gumamit ng dahon ng pineapple ornament, gaya ng na-vlog ko before. Isang dahon lamang kapag pineapple ornament ang gagamitin nyo. After that, ilagay ang protection ball sa may malapit sa pintuan o tapat mismo ng inyong pintuan. Pwede nyo din dekorasyonan ng maliliit na siling kulay pula. Make sure na red lamang ang kulay ng sili na ilalagay sa ibabaw. Ito ay para sa buong taon na proteksyon. Once na alam mo nang pwede ng palitan ng bago, ibalot lamang ang lahat sa papel. Itapon ng maayos, walang issue sa pagtapon basta maayos lang na nakabalot. Love ritual. Hindi ito basta simpleng ritual lang. Pinapayuhan ko kayo na mag-cleanse muna ng inyong sarili bago ito gawin. Pakiusap, uulitin ko, mag-meditate muna kayo bago nyo gawin ito. Kailangan diretsyong 7 araw na stress-free at clear mind ang meron kayo. Let go ang mga mabibigat na emosyon. Ngayon naman na naka-7 araw ka na sa pag-cleanse ng iyong sarili, kasama ng insenso sa buong kabahayan, isipin mo ng maigi kung sino ang taong gusto mong ma-attract sa'yo. Maaari din ang ritual na ito ay gamitin para sa panunumbalik ng pagmamahal nyo sa inyong sarili o kapareha. Kumuha ng kandila, puting papel. Isulat sa papel ang buong pangalan ng nais mong ma-attract sa'yo o pangalan mo upang manumbalik ang sigla at pagmamahal mo sa sarili mo. Pag nagawa na ang lahat, sunugin ang papel. Sambitin ito, Inunc amet mi ti amare simul, miex caritate quoque sisirit. Pag sa inyo naman mismo ito ang sabihin, Inunc amet mi ti amare simul, mi admi caritate quoque sisirit. Habang sinusunog ang papel, dapat sinasambit nyo din yan. At bago nyo patayin ang apoy sa kandila, sambitin muli. Ihipan sa labas ng bahay ang abo ng papel. Better kung 10 PM nyo gawin ang ritual na ito, but not later than 12 midnight. Tandaan na ito ay gabay lamang. Walang sapilitan sa paggawa ng ritual. Huwag tawanan o paglaruan ang nasabi kong mga gawa. Ito ay hindi biro. Matutong rumespeto sa paniniwala ng iba. Magdasal ng taimtim, maging masipag at madiskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat kayo, huwag kalimutan mag-subscribe mga Frenny.